Good afternoon, my dear students. How are you today? Ang akin pong panalangin ay patuloy ninyong ninanamnam ang mga pinag-aaralan at pinag-uusapan po natin dito sa atin pong New Testament 1 survey. At sabi ko nga, ang ultimate goal po nito is for you to develop a habit or even a desire to go deeper in the Word of God, in the study of the Word of God, lalo po sa New Testament, at magkaroon kayo ng confidence na i-engage ang Scripture. Dahil ngayon ay kahit papaano ay nabigyan kayo ng background, ng konting history kung paano po dumating sa atin ang New Testament literature. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral sa hapon pong ito, ay nais ko lang po ipapaalala sa inyong lahat. Just want to remind everyone na ang ating pong attendance ay napakahalaga po dito, mga kapatid. At gusto ko po na makita kayong nag-engage sa ating pong lecture. And please type pa rin dyan sa ating comment section sa baba kung kayo po ay present. So, ganito pong gawin ninyo. I-type niyo yung present o gusto niyo naman po na mag-wave lang sa inyong teacher sa hapon pong ito, or magbigay sa akin ng thumbs up, that will be enough, no po, just to know na kayo po ay engaged sa atin pong pag-aaral dito sa New Testament. Ayan. So, pasalamat po ako kasi alam ko na itong mga oras na to ay tinatawag nating unholy hour. No, talagang nakakaantok. Pero nandyan po kayo at eager kayong matuto sa New Testament. So, iwan nyo lang po yung mga comments nyo dyan. At isa pa po, ito po ay kung kayo may mga pahabol pa doon sa ating mga previous lessons na tatlong lessons na dumaan, ngayon lang kayo nakapag-isip ng inyong realizations o anumang dumating sa inyong mind, no, out of the topic. At ngayon lang kayo nagkaroon ng lakas ng loob to ask a particular question. Maybe that questions has been lingering in your mind for quite some time. At gusto niyo siyang itanong ngayon, please do so, mga kapatid. Itanong niyo lang po dyan. At katulad po na sabi ko noon, pag nag-comment kayo, nagtanong kayo, or i-share ninyo yung inyong realization, it is for everyone's benefit, no po. Kasi hindi lang ikaw yan, no? Maaring yan ay mag-affirm ng tanong ng isa or ng realization ng isa, or yan ay magbibigay sa kanya ng panibagong kaisipan na tama nga, no? Parang ganun ba? Yung aha moment natin. Yung sa seminary may tinatawag kaming aha moment. Na yung dati mo naman siyang binabasa, dati mo siyang na-devotion, dati mo siyang na-encounter, pero nung itinuro sa'yo, nagbigay ng bagong perspective, ganun pala yun. No? Tawag po namin doon ay aha moment. Baka may ganyan po kayo, paki-share nyo lang po dito sa atin pong klase. After all, it is a closed group. Pagkakaintindi ko dito ay closed group po ito. So, it's not available sa buong mundo. Tayo lang po na nandyan sa grupo ang makakabasa niyan. Nabubulol na yata ako dito sa, kasi medyo may mga dumadaan din po diyan sa kalsada, no, na please ignore the sounds, the noise na inyo pong maririnig. Anyway, so isa pa po, mga kapatid, this is the last topic for New Testament 1. So ito yung huling araw na makikita niyo po ako giving lectures dito, a series of lectures dito po sa New Testament. At let me just say this, it was a nice journey with you all. Na enjoy ko po na magturo, no? Iba pala bigla magbabago yung aura, magbabago yung mood pag nagturo ako at nagpi-preach ako, no? Pag may ibang contrast, pero alam ko naman na same lang naman yung effect niyan. May mga bagong realizations at natututo po tayo. So, it's a privilege for me really to be part of your journey dito sa New Testament. Okay, let's continue our fourth lesson, the last lesson that we have for the course New Testament 1.
At ang ating pag-uusapan ngayon is yung canon of the scriptures and the text of New Testament. Dahil dyan, mga kapatid, sa title na yan ng ating pag-aaralan, meron po tayong tatlong sets of questions na gusto ko pong basahin sa inyo at sana maintindihan po ninyo ito, no? At ma-absorb po ninyo. Dahil medyo malawak po itong mga tanong po na ito. Hindi siya very specific, but it's a question of history and transmission of the New Testament text. Una, how did the early church manage at first without the New Testament? Natanong niyo ba yan? Ay kung sila pala ay walang scriptures na hinahawak noon, hinahawakan noon, nababasa, na katulad natin ngayon, nabuo itong ating scriptures, paano silang namuhay bilang mga Kristiyano? Pangalawa, how did the NT then come to be considered by the church as an authoritative collections of books? Paano ba siya dumating sa kanila na ito ay authoritative collections of books, no? And then, pangatlo, how do we know that our NT represents a substantially accurate version of what its authors originally wrote? Eh, hindi naman ito Hebrew or Greek, kasi NT nga pala tayo. Hindi naman ito Greek original. And after all, wala sa possession natin yung original manuscript, kung meron man, ng mga original authors. Paano natin masisigurado na ito ay accurate version or translation ng original manuscript? So, yan po yung mga tanong na ilan sa ating, o ilan sa mga tanong na sasagutin natin sa lecture po ngayong umaga, nitong hapong ito. Pero bago po tayo magtuloy dyan, tayo lalapit sa Panginoon at magbabasa muna tayo ng ilang mga talata sa Bible. At ito po ay may patungkol sa ating Panginoong Hesus at sa New Testament. And then I will pray. Sahin po natin ang Hebrews chapter 1 hanggang verse 1 hanggang 4. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. Sabi dyan, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purifications for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. The Word of God, Lord, thank You for the last four Sundays na nagkakasama kami online to dig deeper, Panginoon, sa New Testament. Lord, salamat sa wisdom, salamat, Panginoon, sa availability ng bawat isa, salamat sa desire na meron sila, Panginoon. Salamat, Lord, sa gift ng technology that we can connect with each other, Panginoon. Hindi man physically, pero yung learning, Panginoon, alam namin na the same ang dumarating sa mind namin, sa isip namin, Panginoon, sa puso namin, that would eventually transform the way we look at Your Word and the way we conduct ourselves, Lord, as Christians. Bless us today, Lord. Ito ang aming huling topic, kaya salamat, Panginoon, because You have sustained us. Samahan niyo rin po kami ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, pag-uusapan natin ngayon yung canon. So, ngayon, ang hawak kong Bible ay may nasabi dyan, Holy Bible, New International Version. And it is a complete collection of manuscripts from Old Testament and New Testament. It contains, sabi dito, 66 different books ng buong Bible. At so, ipakita sa inyo para sabihin nyo na totoo yung sinasabi ko. Ito po yan, mga kapatid. So, mayroong OT, may pagkakahati-hati yan, may NT. So, sabi dito, ay 66 lang pala yung ating books. Well, yung Catholic
Bible, I think mayroon silang 72, kung hindi ako nakakamali. So bakit mahalaga siya pag-usapan? Kasi po, or siguro ang isang tanong ko pa ay bakit 66 lang? At ito lang yung ating tinanggap. No, ano bang version ng Bible mo? King James man yan, NASB man yan, o yung mas modern na translation. Bakit 66 lamang yung ating book sa ating Bible? Ang sasagot po dyan sa tanong na yan, itong ating pag-uusapan, itong ating topic ngayon, yung the canon. Ano ba ibig sabihin ng canon? Ang term na canon originally meant measuring reed. Mayroon po silang pang sukat noon, sa kung naman ang kanilang mga sinusukat, reed ang tawag po doon, R-E-E-D. Ito po ay isang halaman, hindi ako nakakamali. At ginagamit po nila yung parang stick na pang sukat. Pero dahil sa tagal ng panahon, yung canon na word o term ay na-develop into metaphorical, ibig sabihin symbolic meaning na standard. Pag sinabi natin canon, siya yung sukatan o standard, no, ng anumang tinatawag nating authoritative o galing sa Diyos or inspired or divinely inspired pagdating sa salita ng Diyos sa ating Bible. Pag in-apply natin yan sa New Testament, this refers to those books accepted by the church as the standard that governs Christian belief and conduct. Pag sinabi natin canon, New Testament or kahit Old Testament, ito po yon. Mga kalipunan o grupo ng mga iba't ibang librong na sulat noon na tinanggap ng church bilang sukatan, bilang standard na namamahala at nagpapatakbo sa paniniwalang Kristiyano at pamumuhay Kristiyano. Now, ang tanong ay ganito. Madaling sabihin sa atin ngayon kasi pinanganak tayo na may ganito na tayo. Paano yung Christian education ng mga Kristiyano noong unang panahon, noong bago pa lang naitatag ang church? Paano ang kanilang discipleship? Paano sila natututo sa salita ng Diyos? Dahil walang written manuscripts na available noon ng New Testament. Paano sila nag-survive spiritually? They relied primarily, nakadepende po sila sa OT manuscripts. Kung ano po yung manuscripts ng OT noon na available para sa kanila, yun po yung kanilang scripture. Probably, the Septuagint. Pinag-usapan po natin ang Septuagint na nasulat sa Alexandria, Egypt, mga 200 BC before Christ, no? Ganong katagal. So, yan po yung kanilang Bible noon. Yan yung kanilang Holy Scripture. At maliban po doon sa Septuagint, dahil naniniwala po ako na kanilang kapanahonan, very limited yung mga copies na available. Konti lamang po talaga, mga kapatid. Una-una, mahal yung materials na gumawa niyan. Pangalawa, not everyone can read. No, hindi lahat nakapagbasa. Now, malaking-malaking papel ang ginagampanan ng Bible kahit sa Old Testament or lalo sa Old Testament pagdating sa oral tradition. Yung kinukwento, yung Bible na sa mind po nila at kinukwento nila yon. Alam nyo ba na for the longest time sa Old Testament, ang Bible ay oral tradition? No? Kinukwento ng mga matatanda. In fact, pag pumunta daw kayo dyan sa mga bandang Sinai, sa Egypt, sa mga desertong lugar dyan, yung mga Bedouins, have you heard of that, no, term? Bedouins? Sila po yung mga desert dwellers. May impress daw kayo sa capacity nila to transmit 1,000-year-old history sa new generation at sasabihin nila yon ng dire-diretso, orally, sa mga younger generation nila. So yung oral tradition, napakahalaga yan, no? Oral tradition about Jesus' words and deeds. So yung mga apostles noon, bago sila nagsulat, oral tradition. So yung mga early Christians, lalo outside of Israel, na hindi nakakita kay Jesus, katulad natin,
They relied primarily on the words orally transmitted to them through the apostles. No? And on messages from God spoken by Christian prophets. So nung kahit nung panahon ng Acts, mayroon pa pong office ng prophets noon. At sa atin ngayon ini-interpret natin 'yan as preaching. Yung prophecy ay may dalawang uri ng meaning, isang foretelling, F-O-R-E. Yun po ay prediction of the future, ginagawa ng mga karamihan ng Old Testament prophets. Sinasabi nila yung future, but we don't believe in that now because our canon is complete. Now, the other function, which is more valuable, ay yung tinatawag nating foretelling, F-O-R-T-H. It is equivalent now to our preaching or exposition of the Word of God. So that's how they survive yung kanila pong early years ng Christianity. At ito pa po kasi, bakit napakahalaga ng oral tradition nung kanilang panahon? Kasi even after having been written, kahit na nasulat na siya, marami po sa mga empty books were not distributed geographically throughout the church. So kasi persecuted sila eh. Magdadala ka ng ganyan, para ba ngayon nag-smuggle ka ng mga kontrabando? No? Napakadelikado. At yun nga, sabi ko, hindi lahat nakakapagbasa. At very limited yung kanila pong resources. Mahal po yung mga parchment noon. Yung mga manuscript kung saan sinusulat. Mahal po siya, hindi siya ganun ka daling i-acquire. So hindi siya agad-agad available kahit na isulat na. No? At maliban doon, nag-set din po sila ng kahit papaano, kinokontrol nila yung paglaganap ng iba't ibang mga libro na naisulat. Kasi mayroon pong mga maraming libro. Maniwala ho kayo, hindi ho ito lang ang naisulat, yung 27 books ng New Testament, ang sinulat about Jesus. So iba't ibang tao na nagsulat. May mga excellent din na mga sinulat, pero mayroon ding hindi excellent. So paano mo sasabihin ngayon, na oy, kahit saan dyan, pwede mong basahin for your growth, spiritual growth. You cannot do that. Otherwise, mag-rumble-rumble na yung mga natutunan ng mga tao at baka mapunta sila sa maling turo. Now, yung mga sinulat ni Paul at saka yung Gospels, yung apat na Gospels, mabilis po silang na-accept. Mabilis po silang na-recognize bilang canon or standard na sulat about sa ating Panginoong Jesus sa New Testament. Hindi sila ganung nahirapan. Pero yung iba, medyo nahirapan pong makalusot sa council ng church na nagsabing, ito lang tatanggapin natin, ito, hindi ito tatanggapin. Now, it is widely held, kung itatanong po ninyo, kailan nangyari ang canonization ng New Testament? By the way, kung yung malito mga kapatid, hindi po ito, baka na-imagine ninyo na may isang konseho, tama ba ako, or council na umupo at kinanonize lahat ng buong Bible. Iba po yung canonization ng Old Testament. Matagal na panahon po ito during the intertestamental period. At iba rin po yung canonization ng New Testament. So ang New Testament, medyo definite ng konti. Mayroon tayong date. Unlike doon sa Old Testament na medyo wala tayong pinanghawakang petsa kung kailan siya nangyari. AD 144. So it is more than 100 years after Christ. No? Saka pa lang po, nagkaroon talaga ng council to determine, ito lang talaga yung papasok ng mga listahan ng mga books. Kaya sabi ko nga, ang dami-daming mga libro kasi. Like, di ba, may mga narinig tayo, Book of Thomas, Book of Judas, Book of Barnabas. Maybe they are real books written by those people, but for whatever reason, they did not pass the scrutiny of yung mga church leaders noong AD 144 and beyond na talagang umupo sila to determine, salain talaga ng gusto kung ano talaga yung papasok lang na standard. Now, ano po yung mga expected natin na mga hurdles o mga challenges habang pinag-uusapan nila ito?
Diba? Kung ganun para karami, pastor, paano mo sasabihin 27 lang? Diba? So, ganito po yan, mga kapatid. Unang-una, sa pinakamalaking challenge at saka yung hurdle na hinarap nila, yung uncertain authorship. Mayroon bang uncertain ang author sa New Testament? Meron po, yung Hebrews. Hindi po siya klaro hanggang sa ngayon, sino ba talaga ang sumulat ng Hebrews? Wala ho kasing record. At kung nag-aakala kayo na si Paul, hindi po si Paul. Magkaiba po yung literary style ng lahat ng sulat ni Paul at saka ng Hebrews. So katulad ng Hebrews, mga kapatid, it posed a great difficulty among early church leaders. Tanggapin ba natin to o hindi? Kasi hindi natin alam kung sino ang sulat eh. Samantalang ito, Gospel of Judas. Gospel of Thomas. Ba't hindi ito? So, yun po mga kapatid, ganun kahirap. Tapos, maliban sa uncertain yung author, napakahalaga din po sa kanila yung inconsistencies in the literary style. Kasi pag inanalyze mo yan, lalo kung nag-aaral ka ng Greek talaga, malalaman mo na hindi consistent to ah. Iba ang sulat na ito doon sa isang sulat niya. Like for example, yung book of 2 Peter. Nahirapan po makalusot yan sa canon because the early church thought that the Greek style of 2 Peter differs from that in 1 Peter. Magkaiba daw. And thus raised doubts about its claim to authorship by Apostle Peter. Sabi nila, baka hindi si Pedro nang sulat nito. Baka ginamit lang yung pangalan niya. Kasi daw magkaiba ng konti. Pero nonetheless, inaccept pa rin nila na, sige, this might be coming from the Apostle Peter himself. So, tinitingnan yan. Hindi lang basta yan na pinagtripan lang. Ito pwede, ito hindi. Hindi ganun. Talagang inaral ng gusto. Kahit yung mga grammar, yung style ng pagsusulat. Pangatlo, na pinakamalaking challenge dito, yung challenges from the heretics. Pag sinabi natin heretic, ito po yung mga tao na mali ang turo. Sa atin ngayon, kulto. Di ba? Yan yung equivalent dyan. Katulad po ni Marcion. Now, si Marcion ay isang pastor na galit siya sa mga Hudyo. For whatever reason, galit siya sa mga Hudyo. So, sabi niya, hindi lahat, I think buong Old Testament ay in-scrap niya. Sabi niya, hindi yan dapat tinatanggap kasi masyadong bias yung Old Testament. Makahudyo masyado yan. At yung Diyos dyan ay napaka-brutal. Ang dami niya inuutos na gyera at pinagpapatay yung mga tao. Sabi niya, hindi yan dapat tinatanggap. Pero ang totoo kasi, binasa ko to sa church history, kasi na-bother din po ako dito, si Marcion, galit siya sa mga Hudyo talaga. So, anumang mayroong patak o bahid ng pagka-Hudyo, he wanted to get rid of those things, including the entire Old Testament. Can you imagine? Wala siyang tatanggapin yan sa Old Testament kasi galing sa mga Hudyo. At ito pa, lahat ng sinulat, maliban siguro kay Paul, ng New Testament na mga Hudyo ang nagsulat, gusto niya rin i-scrap. Gusto niya tanggalin. Gusto niya iban. So, he was declared as a heretic. No? Hindi siya. Kasi ilan na lang matitira sa Bible. Can you imagine kung siya inanalo? Because he was very influential during that time. Okay? So, lahat-lahat. Ito pong mga to ay ilan lamang po, mga kapatid, no, sa mga challenges. Now, lahat-lahat po ng ito, masasabi natin that the process of canonization took time, an effort. Tapos lumabas yan, ang away-away din, no? Differences of opinions, no? Lumabas lahat ng mga differences of opinions. Kasi ito, gusto kong ilagay. Ito, ayaw kong ilagay. So, yung mga ganong mga klase ng opinion ay lumabas doon. Now, the idea of a canon implies that God guided the early church. Manghawak ko tayo doon. Panghawakan natin that God guided the early church in its evaluation of various canonical books.
So the truly inspired ones gained acceptance as canonical. Now, iiral dito yung ating pananampalataya and reliance upon the work of the Holy Spirit. Nasasabihin natin, ito lang ang pumasok doon sa tinatawag nating canonical books or New Testament books na tinatanggap natin ngayon. Pasalamat po tayo sa effort na binigay ng early church, mga kapatid. Kasi kung hindi, baka iba yung natanggap natin ng mga books sa Bible. So naniniwala tayo that God guided the early church in its evaluation of various canonical books. So kung may magtatanong sa atin, 27 books, yan lang ba talaga? Pwede natin sabihin, hindi lang yan. Marami talagang books noon. Pero God guided the early Christians, the early church leaders in selecting the 27 books of the New Testament as canonical or as inspired and authoritative books. Not everyone ay hindi po dyan kasama. Now, ano po ang criteria? Nung pinag-usapan natin kanina, ano yung mga challenges, mga problemang dumating? Now, what are the criteria for canonization? Paano masasabi na ito yung canonization? Ito yung criteria niya. Number one, meron tayong tinatawag na edifying moral effect. Edifying moral effect. No? Na content or nilalaman nung isang particular na book. No? Kasi nung panahon na yon, yung immorality napakataas. Sabi ko nga sa inyo, kung nag-iisip kayo na pasama na ng pasama ang mundo ngayon, kasi ang dami ng immorality na pinalalapan ng social media, ay mag-isip po kayo ulit, mga kapatid. Baka wala pa tayo sa kalahati sa immoralidad noon. At least ngayon, medyo discreet pa yung mga tao. Noon, talagang hayagan, no? Now, the immorality of the time na pinal or mas heightened ng sexual sins ay kinontra or at least talagang hinarap yung issue na yan ng New Testament books. So kung isang libro na naisulat ng kung sino man noon na para bang mahina yung kanyang stand o pagtugon sa immorality that is happening in their time, most likely hindi siya matatanggap. That's why Paul was ano bang ginawa kay Paul? Naghanap ako ng magandang word eh. He was considered as parang too conservative. No? Wala siyang manlang puwang na binibigay sa mga nagkakasala sexually because of his strong emphasis and rebuke doon sa Corinthian church. In 1 Corinthians, who tolerated the abominable act of sexual relations. Maroon yan doon. Ganun ang pagtingin ng mga authors diyan sa bagay na yan. So kung meron yang edifying moral effect, most likely papasok yan. Pangalawa, agreement with the oral tradition of apostolic doctrine. For example, kung ang Book of Hebrews ay hindi pala natin alam kung sino ang author, paano siya nandyan? Unang-una, pumasya siya sa moral effect. Pangalawa, nag-agree siya sa mga katuruan orally ng mga early Christians, lalo ng mga apostles. Hindi niya kinukontra yung tinuturo ng mga taong mismo nakaharap na kasalamuhan na kasama ni Jesus. Katulad din na Pedro at ni na Matthew. Yun po yung ibig sabihin ng agreement
with the oral tradition of apostolic doctrine. And then authorship by an apostle or by an apostolic associate. And thus also a date of writing within the apostolic period. Meaning, yung apostle mismo nagsulat. Yung date na nabuhay yung mga apostle, naisulat siya within that framework or timeline, sabihin na natin. Or yung associate naman, okay, ng mga taong ito ang nagsulat. Mamaya po, expound ko po yan, mga kapatid, na bakit siya mahalaga. Now, si Paul, hindi siya kasama sa inner circle ni Jesus. In fact, hindi ko alam kung nakita niya si Jesus, no? Bakit siya tinawag na apostle? Because Jesus appeared to him doon sa road to Damascus. Nakita niya mismo ang ating Panginoon. That's why he was declared as apostle. Kasi isa po sa mga mabigat na requirement para tawaging apostle ay nakita mo mismo na mukhaan, nakausap mo ang Panginoong Hesus. Kaya ngayon sa Facebook, ang dami-daming apostles. Ayun ko ba nakain itong mga taong to? They're claiming that they are apostles. So, pastor sila na naging bishop, na naging apostle na ngayon. Hindi ko alam kung magiging apat na yung trinity sa susunod kasi gusto nilang i-elevate yung sarili nila. Hindi nila alam, historically, na ito po ay mabigat na requirement. No? Yan sinasabi natin na napakahalaga na pag-aaral. No, hindi lang basta may calling ka, hindi lang basta may desire ka mag-serve kay Lord, eh larga na, di ba? Kaya kung saan-saan, dami-daming lumalabas ng mga maling katuruan dahil dyan sa mga ganyan. Now, ang tanong, kung ito ay medyo klarado no, sa New Testament, paano ang Old Testament? Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Bakit natin tinatanggap ang 66 books ng Old Testament as prescribed by the Council of Jamnia during the intertestamental period? Because Jesus himself affirmed the full authority of the OTs as scripture. He was heard quoting Old Testament passages, madalas na kinukote ni Jesus. So he himself affirmed the Old Testament, probably the Septuagint. Alright? So the OT canon, ulitin ko lang, is believed to have been produced by the Council of Jamnia, Yavne. Oh, by the way, nabanggit ko ito ng nakaraan at nasa news pa rin uli. Remember na mayroon pong nakahukay ng ilan ba yun? 400 gold coins sa Israel ng mga teenagers na nag-volunteer mga 2 weeks ago? There, in Yavne. Yavne yung kanyang pangalan ngayon, Jamnia. Yan po yung lugar na yan. Hanapin nyo lang po sa news. No? It happened during the intertestamental period. Alright? Tinanggap kasi ni Jesus yon, mga kapatid, na na scripture or inspired ang Old Testament. Alright? So, tingnan natin sino po yung mga pangunahing tagasulat or authors ng New Testament at ang kanilang apostolic connections kung hindi sila mismong apostles. Tingnan natin. Si Mark, associated with both the apostles Peter and Paul. Now, si Mark was not originally an apostle. He might have seen the Lord. No, I'm not sure of this. Baka nakita niya rin si Jesus. Kasi, naalala niyo kay John na meron doong nahubaran. Nakasuot lang siya ng linen cloth tapos nahubaran. Tradition tells us na si John Mark daw po yun. Yung author ng Book of Mark. But he was not an apostle. Pero bakit siya tinanggap yung kanyang Gospel of Mark? Because he was closely related to Paul and Peter. In fact, siya yung dahilan, nag-away si Paul at naghiwalay at saka si Barnabas. Kasi bata pa siya at sabi ng research, siya po ay mayaman. Medyo ano to eh, ano bang tawag natin dito? Spoiled brat ba? So, nung sumasama-sama siya sa journey ni Paul at saka ni Barnabas sa missionary journey, at nalaman niya, ang hirap pala ng buhay dito, naglayas siya. Iniwan niya si Paul at saka si Barnabas. The next time, gusto niya namang sumama, ayaw ni Paul.
Ay, lumayas na sa atin yan eh. Ba't yung isasama? Eh, sabi ni Barnabas, hindi, isama natin. Pamangkin niya yata yun eh. So, dahil doon, nag-away silang dalawa. Si John Mark ng dahilan. Pero bumawi naman si John Mark, sinulat niya yung Book of Mark because he was tasked as a catechetist. Sorry ha, hindi kasi natin ito ginagamit tong word na ito, no? Siya yung nagtuturo ng catechism. Now, catechism kasi ginagamit sa Catholic, but it only means para bang Sunday school teacher natin ngayon. Siya po yung binigyan ng task ng church na lahat ng mga new converts, lahat ng mga early Christians na hindi na mga Hudyo na na-convert to Christianity, especially outside of Palestine, kailangan dumaan sa discipleship. Para bang class 101 natin, class 201, parang ganon. Si Mark po yung may handle nun. That's why he was able to write the Book of Mark. Kasi yan yung ginamit niyang manuscript para ituro doon sa mga young converts or mga new converts. No? So I hope na get yung po ng mga kapatid. Siya po, although, wag na lang kasi baka ma-preempt, baka magalit sa atin yung ating visiting magalit sa akin yung ating visiting professor na napakahusay sa NT. Sa kanya na kasi ito eh. Pero gusto niyo banggitin ko? Sige, banggitin ko. Si Mark po ang pinagkopyahan ni Luke at saka ni Matthew. Kasi siya po yung unang nagsulat. Kasi nga, Sunday school teacher siya, no? Catechist kasi siya. Siya yung kailangan niya magsulat kasi ituturo niya. Yun po yun, mga kapatid. Now, Luke, another non-apostle. He was a convert doon sa mga missionary journeys ni na Paul. No? Of course, the tradition speaks of that kasi wala tayong record. But pinalalagay natin that Luke was converted during the missionary journey ni Paul at probably with Barnabas. And he was a professional. He was a doctor. He was a Greek. No, pure Greek po siya. Hindi siya Jew. But he was among one of Paul's companions sa kanyang lahat, halos ng, hindi naman lahat, ng kanyang missionary journeys. Siya ang nagsulat ng Acts. Ang Acts ay record o parang biography, sabihin na natin, o parang chronicle ng lahat ng missionary journey ni Paul. That's why he was accepted because out of curiosity at first, he wrote the book of Luke, Gospel of Luke, na kinopya niya rin kay Mark. And he investigated everything, including the book of Acts. Lahat ng iyon ay pinunta niya because he got curious, ano pa talaga itong Christianity? And he was a medical doctor. Kaya siya tinanggap because of his close ties with Paul. Okay? He was a traveling companion. Now, the unknown author of Hebrews, ito ang problema. Kasi hindi nga siya kilala. But he exhibits, it seems na nagpapakita po siya ng close theological contacts with Paul. No, malalim kasi, di ba? Pagka inanalyze mo, parang nandun si Paul. Para siyang nagsulat. So, pinalalagay na kung sino man ito, mayroon siyang deep connection with Paul. That's why the book of Hebrews was accepted. Now, James and Jude were half-brothers of Jesus. Of course, nakita nila si Jesus, no? And associates of the apostles in the early Jerusalem church. Now, itong dalawang to, hindi sila, no, hindi talaga sila followers ng ating Panginoong una. No, late na lang na, I think during the resurrection, or even maybe sa ascension ni Jesus. Kasi di ba yung mga kapatid yan, di rin naniniwala sa kanya. Lunatic nga ang tawag sa kanya eh. So, kahit si Jesus mismo, hindi siya kinilala yung kanya mga kapatid. Until nung panahon na wala na siya. Na-convert yung kanyang mga kapatid at naging mga leaders ng church. Now, si Matthew, si John, si Paul, at saka si Peter, alam naman natin, mga apostles po ito. Si Matthew, si John, at saka si Peter, talagang tinawag sila ng ating Panginoon. Handpicked, no? During the early stage ng ministry ni Jesus. And then Paul, later, nung napakita sa kanya si Jesus sa vision, on his way to Damascus to persecute Christians. Now, I hope na naging maliwanag po yan, mga kapatid. The canon of the NT consists then of the authoritative record and interpretation of God's self-revelation through Jesus Christ. Okay? So, si Jesus ang sentro ng
New Testament, of course, ng Old Testament din, pero for the sake ng discussion natin, New Testament, lahat ng records patungkol sa ating Panginoon, paano ininterpret nila, paano sinulat, mga miracles, lahat po yan, mga kapatid, ay nandyan sa ating canon ng New Testament. Ulitin ko po, babasahin ko, no? The canon of the NT consists then of the authoritative record and interpretation of God's self-revelation through Jesus Christ. Yan. Kaya hindi natin siya pwedeng i-deny na ito'y talagang galing sa ating Panginoon. Na kung interesado po kayo, saan nila sinulat yan? Ganito ba? Diba ito, manipis na papel, may leather bound yung kanyang ano, cover. Ganito ba yung libro noon? Hindi po, mga kapatid. Ang unang materials o text at saka materials noon ay tinatawag nating papyrus. No? Ang papyrus ay para siyang reed, yung ating pinag-uusapan kanina. Ito po ay tumutubo daw doon sa Egypt, malapit sa Nile River. At isa siyang halaman na pinapatuyo at pinaflat at pwedeng sulatan. No? Papyrus po ang tawag doon. It supplied the writing material for most and perhaps all books of NT. Perhaps, mga kapatid. Hindi siguradong 100% papyrus ang ginamit. Why? Kasi po siya yung universally used. Siya po yung madaling i-acquire sa palengke nila noon, sa pamilihan. Siya po yung madalas na gamitin because mura siya. No? Available siya sa masa. Kaya ang mga NT noon, ay mga manuscripts noon ay sinulat sa papyrus, karamihan sa kanila. Mayroon din po tayong tinatawag na scrolls and codices. Ano po itong codices? Ang codices ay plural ng codex. Ang codex, a book with pages bound together in the modern style. Halos ganito na siya. Yun yung tawag doon, codex, no? At saka scrolls. Yung scrolls naman, alam niyo po ba yung banig? Kayo ba ay lumaki sa probinsya na turo kayo sa banig? Para siyang banig na malaki, baka mas malaki pa nga sa banig natin, at saka inano siya, niro-roll. Yan. Tawag doon scrolls. No? At yan po yung na-discover doon sa Qumran community kung nasaan yung mga essays ng Book of Isaiah, yung Dead Sea Scroll. Yan. Yun po yung mga manuscripts noon. Doon po sinusulat. No? So una, oral tradition muna, tapos sinulat na ang mga manuscripts dyan sa mga materials na yan. Now, commonly, very common po, an author dictated to a writing secretary called amanuensis. Yung amanuensis, yun po yung mga writers noon kung saan yung author, ididikta niya yung gusto niyang sabihin. Now, kung close masyado siya sa amanuensis niya, kapatid niya yan, or kasama niya, kung ano man, yung author, binibigyan niya ng kalayaan, yung amanuensis, na mamili ng words or i-structure yung buong sentence. Sasabihin lang ng author, kunyari, ito yung gusto kong lumabas dyan. Ito lang yung detalye. Gawan mo na lang ng words. O, lagyan mo ng mga words. Parang ganun po. So, hindi po siya illegal noon. So, si Paul, meron siyang mga amanuensis. So, kung sasabihin natin, si Paul ba talaga nagsulat? As in, talagang siya nagsulat ng ganyan? Maring hindi. Maring mayroon isang tao na nagsusulat at dinidikta sa kanya ni Paul. So did other apostles. No? Ganun po yung kanilang ginawa. Uso kasi sa kanila yun noon. Amanuensis ang tawag. Now, meron tayo tinatawag na velum or velum. Tawag dito, ito po ay treated calf skin. Balat ng hayop na tinrit siya. Hindi ko alam po anong chemical ang nilagay dyan at pwede na siya ngayong susulatan. At saka yung parchment. Now, si Paul, sabi niya kay Timothy, dalhin mo rin yung aking parchment na iwan ko dyan. Parchment ay sheep skin, balat ng tupa, na treated din po siya at pwede rin po siyang sulatan. Now,
Bakit ko konti ito? Unang-una, dahil konti lang din ang nakaka-afford. Masyadong mahal noong kanilang kapanahunan. Kaya ginagamit lang siya ng mga imperial or mga royal correspondence noon. Doon lang siya ginagamit. Kasi, of course, elegante siyang tingnan at saka durable masyado, no? Na, talagang hindi masisira. Pero maliban doon, napakamahal niya. Hindi siya available sa mga ordinaryong tao. Now, yung mga early manuscripts, kung isipin po ninyo, hindi po siya ganyan, ha? Nasulat yan, very informal sa ating paningin o pananaw, no? Sa ating perspective ngayon, ng mga modern na mga tao. Kasi yung early manuscripts were usually written in all capital. So, capital letters lahat yan. At sabi ko nga, ito ay dire-direcho, no? Ang tawag natin dyan, majuscule, no? Anshal or majuscule, yung pagkakasulat, lahat na caps lock. Kung computer na caps lock. Now, letters, mga letra dyan, dire-direcho, walang space. Sa Greek, actually, sa New Testament. Tapos, yung mga huling manuscript, di, may original, no? Galing talaga sa mga apostles. Tapos yung mga huling manuscript na nakuha, cursive na siya. Alam mo ba yung cursive? Tapos maliliit na yung kanyang letter. Ang tawag naman natin doon, minuscule or minuscule letters. Mga maliliit. Hindi na yung caps lock. So, ganun po yung early manuscript. Ganyan mo siya i-imagine. Ah, ganun pala yung mga unang sulat noon. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Word divisions. Yung kunyari, Holy Space Bible. Hindi po yan ganyan. Word divisions, punctuation marks, and chapter and verse divisions were lacking at first. Wala hong chapters. Walang chapter 1 ito. 1 to 30, chapter 2. Hindi po siya ganyan. Later development na lang po yan. Inayos na lang po yan. Pero noon, dire-diretso lang po yan. Walang divisions. Surat ay dire-diretso. Walang question mark. Walang mga punctuation marks. Walang chapter, walang verses. Later na yan dumating. The earliest manuscript in the possession of modern scholars date from 2nd century. So, wala na ho talaga tayong access doon sa mga original writings ni na Paul. So, sa mga original writings ni na Matthew, yung pinakaunang manuscript noon, wala na ho tayong access. Ang mayroon ho tayo, yung mga copied manuscripts at pinaka-early is yung AD 200. So, 200 years after Jesus, yun yung pinaka-early na manuscript na nakuha natin. So, wala na ho tayong access doon sa mga nauna. Maring kasama ni Paul na nalubog doon sa barko, ano man mga nangyari, hindi na siya na-recover. Now, materials for determining the original text, ito po yung good news, of the NT are far more numerous. Mas marami pa daw yung materials na nasulat about New Testament and ancient than those for the study of any of the classical writings. So, yung masulat ni na Plato, Socrates, Aristotle, sina Homer, di ba yung mga naunang mga nagsulat ng mga Griego, sina Seneca, kung sino man itong mga sikat noon sa Roman Empire. Konti lang yung manuscript nila at saka hindi na siya matatandang manuscript. Mas marami at mas matanda yung mga manuscripts ng mga about New Testament. Yan po yung good news dyan, mga kapatid. So, kung ganun siya, paano siya dumating sa mga translations? Alam nyo ba, issue na talaga noon pa ang translations. Nung tinranslate ng mga Jewish people, yung buong Old Testament, sa Septuagint sa Alexandria, ay may maraming rally yan. Maraming mga nag-oppose dyan, mga kapatid.
Kasi sabi nila na nababoy, na bastos, hindi yan yung totoo. Kasi bakit Hebrew, tapos tinranslate sa Greek, alam naman natin ang Greek ay makasalanang bansa, makasalanang Hellenism. Marami ang issue yan, mga kapatid. Kaya huwag kayong magtataka kung yung mga translations ngayon may mga lumalabas na issues like Pinoy version, di ba? Kasi noon pa man, pagka nag-translate, talagang issue sa karamihan. Now, originally, talagang binabasa siya in original language. Siguro mga 300 years after Jesus, so na after Jesus, oral tradition, tapos sinulat, Greek. So binabasa siya in Greek ng mga early Christians, even nung panahon ng Roman Empire, nagbukas yung Roman Empire sa Christianity. Now, nung 4th century AD, 400 years, si Jerome, isang bishop, or sabi natin leader ng church, he translated the whole Bible in Latin. Ang tawag doon, Vulgate. Siya yung unang nag-translate. Pastor, may nag-oppose? Ay, sabi mo sa'yo, maraming nag-oppose. Kasi yun nga ang issue. Dapat yung original lang. Hindi nga makarelate yung mga tao eh. Kaya si Jerome, tinranslate niya into Latin, Vulgate. Tawag doon Vulgate. Latin yung word. Now, noong 1382, si John Wycliffe, isang pari sa England, educated sa Oxford, he produced his translation ng English, yung Old English pa, gamit ang Vulgate ni Jerome. So kung 4th century hanggang 1382, ganun katagal walang nagtatranslate ng Bible. Kasi nga bawal, ayaw ng mga tao, kasi nawawala daw yung sanctity. Ganun yung issue. Noon pa yan, issue na yan. Now, noong 1525, kailan ba na-discover ni Magellan yung Philippines? Pakitype nyo nga dyan. 1521 ba? Tama ba ako? Kung 1525, sinulat naman ni William Tyndale ang translation niya ng English from original Greek. So kung si Wycliffe, sinulat niya sa English, galing sa Latin, galing kay Jerome na Vulgate, si William Tyndale, tinulat niya naman from original Greek. So New Testament most likely. Oh, I'm not sure, baka Septuagint sinama niya rin yung Old Testament. Noong 1525, naisulat niyo nga dyan, at bibigyan namin kayo ng kamote Q naman ito. Dati, banana Q, no? Kung sino makasagot. Kasi 1525, so kailan dumating si Magellan sa Pilipinas? Hindi ito nalalayo dito, no? Of course, alam ko yung sagot. Pero tinang ko kung alam nyo rin. Wala sana mag-google, ha? Now, noong 1582, sinulat naman, lumabas naman yung Roman Catholic Douay version. So, English na po ito, no? And then yung 1611, alam nyo na to. Ano mayroon? Sulat nyo nga. Hindi, nandiyan na yan kasi sa PowerPoint nyo eh. King James version or authorized version ng 1611. Now, ang tanong, bakit authorized, Pastor? Kasi lahat ng translations noon deemed as illegal. King James, because of his political ambition, he wanted to unify his kingdom, England. There was war against Scotland, there was war against France, there was war against Ireland, the Protestants and the Catholics. So he wanted to unify. Mga tao gusto ng English translation. So sabi niya, okay, mag-translate. Naglagay siya ng council na mag-translate. Kaya nga ang tawag dyan, King James Version. Authorized by King James. Kaya nakalagay dyan, authorized. Okay, maliwanag ba, mga kapatid? Yan. Noong 1611. Kasi lahat nga ay illegal noon. Now, English Revised Version, lumabas siya noong 1881. Yung Revised Standard Version, yung RSV natin, American Standard Version, 1901. Revised Standard Version, noong 1946.
New English Bible noong 1961, New American Standard Bible 1963, yun po yung ating NASB, yung New, the Jerusalem Bible ng mga Catholic 1966, Today's English Version 1966 din, and then our New International Version noong 1978. Now, bakit siya mahalaga? Kasi dyan po ang galing, halos karamihan, yan ang pinagkopyahan ng iba't ibang translation sa iba't ibang lahi na. Okay? Tagalog, Chinese, Japanese, lahat po yan. Halos dyan po yung ugat niyan. No? Yung, kunyari, yung King James, na naging New King James, na naging NASB, dyan po galing yung ESV, English Standard Version. Okay? Maliwanag po ba yun, mga kapatid? So, yan po ang history ng mga translation ng Bible na nakarating sa atin ngayon. So, kung may tanong ho kayo, pakitype nyo na lang po dyan, mga kapatid. I'll try to respond, no? Kung may tanong kayo, I'll try to respond. Para, kasi gusto ko itong maintindihan po ninyo. Now, isingit ko lang po ito. Wala po ito sa manuscript ko, no? Sana huwag kayo magalit sa akin. Pero kasi nakikita ko sa Facebook. Nakakita na ba kayo ng mga post na pinagkocompare yung King James at saka NIV? At sinasabing evil ang NIV kasi marami siyang mga tinanggal. Tapos ito mayroon sa King James, ito wala sa NIV. At sinasabing huwag natin gamitin ng NIV kasi corrupted na yan. Alin po ang totoo? Ang King James ang nagdagdag, hindi ang NIV. Kasi ang NIV, binasi yan sa mga late, mga early manuscripts. So, yung King James, sinulat siya noong 1611. During that time, hanggang ngayon, may mga na-discover ng mga early manuscripts na mas matanda pa kaysa sa manuscript na pinanggamitan ng King James. So, sa archaeology, mas malapit yung material na nahukay doon sa mismong event, mas accurate yon. Okay? Kaya natin sinasabi na ang King James ang nagdagdag. Hindi ko sinasira ng King James. Sometimes I read King James. Pero it is unfair na sabihin ng mga Christians na huwag gamitin ang NIV kasi siya ang nagbawas. Ang King James ang nagdagdag. Ang NIV ang napatunayang tama kasi mas nag-rely siya sa mga early manuscripts na mas malapit doon sa mga original authors. Alright, mga kapatid, so hindi ko kayo dinidivide dito, hindi ko sinasabing huwag niyong basahin ng King James, pero sinasabi natin na ito yung katotohanan dyan. Na huwag nating i-antagonize, huwag nating i-demonize yung isang version dahil lang sa mga unwarranted na mga claims. Okay? So, yun po yun, mga kapatid. Now, punta tayo sa second half nitong aking lecture. Pag-usapan naman natin ngayon kasi mahalaga po ito para pagpasok ng ating invited brilliant NT professor na susunod ay mabigyan na kayo ng overview. No? Kasi ito na yung tutumbukin dito eh. Ito overview, mga kapatid. Ha? Ang ituturo niya ay detalye. Ito overview. Now, overview of the life of Jesus. Ito po yung mga tanong na dapat natin sagutin. Una, what are the dates of Jesus' public ministry? Kailan ba siya publicly na ministry? What were the general developments and ultimate outcome of his ministry? So, ano nangyari? No? Ministry si Jesus, so ano nangyari? Pangatlo, where were the origins of his teaching and how did he go beyond them? Pang-apat, what were the famous framework and primary motives of his preaching? Ano yung framework? Ano yung motives? Ano yung motives is parang theme or mga tema pinapatungkulan ng kanyang preaching. Now, the dates of Jesus' public ministry remain somewhat obscure. Ibig sabihin kasi, sabi ko nga, may nagtanong yata na bakit 4 BC namatay si Herod tapos pinanganak si Jesus, mga ganyan. So, ito po yung mga, magugulo po itong mga hatian ng mga taon, magugulo kung kailan ba talaga pinanganak si Jesus. So, yung mga taon po na yan, hindi siya precise, mga kapatid. Bear with us. Kasi none among the scholars can really say na ito yan, eksakto. Kasi, pababa nga noon eh, tapos biglang
pataas ng pinanganak si Jesus, ay yung period na yan, yung gap na yan, hindi natin talaga lubos na ma-stretch kung ma-determine saan ba talaga dyan, no? So, uncertain siya or obscure kasi si Luke, anong sabi niya, si Tiberius yung naghahari nung panahon ni Jesus, nung pinanganak si Jesus. Sa Luke chapter 3 verse 1. But estimates, no? Estimate na lang natin. Reveal that the years AD 30 to 33 were considered as the closest. Hindi ko sinasabing sakto 30 hanggang 33 doon lumabas si Jesus sa ministry. No? Kasi 'di ba, 30 years old siya nang lumabas. So we do not know. Pero 'yan po ang malamang, yung timeline na 'yan, 'yan mismo halos malapit. 'Yan. Hindi natin sinasabing, again, hindi ko sinasabing eksakto. After all, hindi natin, we are not after exactitude. We are after certainty na nangyayari talaga siya. Pero hindi na natin masabi na very precise yun. Now, sa buhay ni Jesus, meron tayong tinatawag na years of obscurity. Yung hindi ganong klaro ng mga taon. Ano po ito? Nag-umpisa po ito ng panahon ni John the Baptist. No? So lumabas si John the Baptist, he was heralding about the coming of the kingdom of God. Sinasabi niya na nandito na, dumating na ang kingdom of God. At sabi ko nung nakarang lecture ko, he might have come, si John the Baptist, from the community at Qumran, the Essenes, no? Kasi yung kanyang appearance, yung kanyang perspective or demeanor, para siya talagang Essene, no? At lumabas siya sa Luke chapter 1, verse 80. By the time of John, it may have been required of Gentile proselytes because he was already baptizing that they baptized themselves as a rite of initiation into Judaism. Kasi nung lumabas si John, nag-preach siya, tapos nagbabaptize na agad siya. Wala namang binigay na context. Saan ba itong galing itong practice sa baptism? Now, let us speculate. Alam niyo sa history, hindi masama ang speculation. Ito ay pag-aamin na hindi natin alam lahat ng bagay. But speculations, sabi ko nga, are not entirely or necessarily bad. Si John, nabaptize siya. Hindi natin alam bakit siya nabaptize, saan tagaling ito. Pinalalagay na ang baptism ay may mahabang history. In fact, mayroon pong mga lumalabas ngayon na speculations din na baptism daw po ay galing sa practice ng mga pagano. Ito daw po ay isa sa mga initiation rites nila. No, convert, hindi ka dating kasama sa grupo namin, so, kung sasama ka, ang baptism ay isa, no? Among many initiation rites sa mga neophytes, sa mga bagong pasok. Nasinundan daw ho yan ng mga Hudyo. So, napoproselyte kasi din ng mga Hudyo eh, kung hindi nyo alam. Sa word natin, nag-evangelize din sila at nagko-convert din sila. So, ang tawag doon proselyte. So, isang Hintil, isang hindi Hudyo na gustong pumasok sa Judaism, sinasabi na it has been a practice for how many years already? Even before the time of John and Christ. Now, the Qumran community, ito medyo mas malapit-lapit sa tradisyon. Mahilig po sila sa mga washings ceremonies, no? Yung naghuhugas sila. Yung washings sa kanila ay masyado siyang prevalent, no? Minawash yung face, yung hair, yung katawan as a symbol of cleansing. Now, pinalalagay na very strong ang baptism sa Qumran community. Kaya nung lumabas si John, sinundan niya yung practice na yon. And his baptism was different from the Jews. Kung talaga mang nagpa-practice sa mga Hudyo, again, we are speculating, because his baptism was not about cleansing of the body. It was about baptism of repentance. So it is a cleansing of the heart. Okay? So I hope, mga kapatid, na paliwanag ko ng gusto yan. Now, if you have questions, hindi ganun mapaliwanag, for the sake na makasave tayo ng time dito, pakitype nyo lang po dyan and I will respond. Sige po, type nyo lang dyan kasi I don't want na umuwi kayo matapos ng lecture natin na parang hindi kayo solve o hindi kayo, para bang hindi clear sa mind ninyo. So I will try my best to respond, no? And to explain na mas mahaba. Now, John may have borrowed the practice of, sabi ko nga, self-washings from Essenes and endowed it with new significance. Under other theory of origin, John innovated by administering the rite himself.
Therefore, the phrase baptism of John. So, nung alam niya, sinusugo siya ng Panginoon, ng Diyos, to prepare the way of the Messiah, he innovated his ministry, he characterized his ministry with baptism. Kaya ang tawag, John's baptism. Even sa Book of Luke, sabi doon, which baptism did you receive? John's baptism po, sabi ng mga early converts ng mga Gentiles. Yun po yun. Na-associate sa kanya, kaya nga John the Baptist. Nung tayong mga Baptist, ating denomination, very strong yung ating emphasis sa baptism. Kaya tayo Baptist. No? Jesus received this baptism. Jesus did not question or he did not argue with John about this because he was baptized by John. In fact, he was the one who asked John that he be baptized by the baptizer. Alright? So, yun po yung year of obscurity. Kasi nung mga panahon na yun, hindi natin alam anong ginagawa ni Jesus. Nag-aaral ba siya? Nag-PhD ba siya sa Greek? Sa anuman? Hindi natin alam. It was John who was prominent because he was tasked to prepare the way of Jesus. Now, the significance of the kingdom in John's and Jesus' preaching. Sa preaching ni John at saka ni Jesus, laging binabanggit yung kingdom of God. Pag-usapan po natin yan ngayon. Now, ang Matthew, yung mga nakikita po ninyo sa screen po ninyo, the phrase kingdom of God and kingdom of heaven are used interchangeably. So, kingdom of God, kingdom of heaven, pinagpapalit lang po yan. They are synonymous. Only Matthew has kingdom of heaven. Sa kay Mark, kingdom of God, kingdom of heaven, pinagpapalit. Pagdating kay Matthew, consistent siya, kingdom of heaven. Because Matthew, being a devout Jew, for him it is usually thought na baka maka-offend sa God. Di ba? Kasi nga yung God hindi nila binabanggit, yung pangalan na yon. In fact, kasi sa mga modern writings, pagka nakita kayo ng nagsulat ay Hudyo, ngayon, makita nyo, G, tapos mayroong dash, D. Hindi nila kasi binabanggit yon. Kasi si Matthew, that's why Matthew was very careful not to mention that name, God. So he was consistent in writing, Kingdom of Heaven. So mababasa nyo po yan sa Matthew. Now, the term kingdom carries two meanings. Kasi pag binasa nyo talaga, parables man yan, onuman, kingdom of God or kingdom of heaven, both John and Jesus na nagtuturo. Dalawa po yung meaning ng kingdom. Una, a sphere of rule. Yung kabuuan ng pamamahala. At pangalawa, the activity of ruling. Yung aktibidad, yung paano ba ginagawa yung pamumuno. Yan po ibig sabihin ng kingdom. Pag sinabi natin kingdom of God, dalawa, isipin mo yung kabuuan, lawak ng nasasakupan ng pamamahala at yung aktibidad ng pamamahala. Many scholars prefer the translation the rule and reign of God. No, yung paghahari at ang pamamahala ng Diyos. Now, kung ang motto, hindi siguro motto, no, tema ng preaching ni John at saka ni Jesus ay kingdom of God, ano ang church? Ano ang mas malaki, kingdom o church? Type nyo nga po dyan. Ano mas malaki? Kingdom o church? Kasi kung ang motto ni Jesus, ang tema ni Jesus at saka ni John the Baptist ay kingdom of heaven na dumating na daw sa atin, what happens to church? Stanley Grenz, ito ay aking paboritong theologian, no? Mas malaki ang kingdom. Kasi it is the rule of God, the reign of God. And obviously, it is not limited to church. No? Now, ano ang church? For Stanley Grenz, the church is the agent, the sign, and the product of the kingdom. Kaya mayroong church because the kingdom of God has come. So the church is the agent, sign, and product. Now, this is a big topic. Kahit yung mga nag-aaral ay nahihirapan dito.
I want you to type your reflections, your questions, and I will try to respond to this. Okay? The activity of ruling includes the delivering of its subjects. So, yung mga pinamamahalaan ay nililigtas mula sa oppression and bringing them to them of blessing as well as the exercise of authority over them. So, mahirap kasi ito sa atin kasi presidential tayo eh. Tapos democratic pa tayo. Kaya mahirap siyang i-express, mahirap siyang intindihin. Pero sa mga monarchial or monarch, yung namamahala, yung may mga king talaga, Saudi, mga ganyang, hindi mahirap na i-explain. So yung kingdom, isipin natin na nandiyan ang Diyos, namamahala siya, at tayo ay kanyang nililigtas at dumadaloy sa atin yung pagpapala. Yan yung kaisipan ng kingdom of God. Now, sabi ni John at saka ni Jesus, dumating na daw yung kingdom. Pero bakit ganito pa rin tayo? Kung dumating na yung kingdom of God at namamahala na ang Diyos, ito po yung interpretation. Kung narinig nyo na po, kung hindi naman nyo man narinig, hindi man ako ma-surprise kasi higher theology na po ito. Yung concept ng already but not yet. Sige nga, pakitype nyo nga dyan. Yes, pastor, narinig ko na. Pero justify mo saan mo narinig. Baka kibuloy mo narinig yan. Pero sabihin mo rin, no, pastor, I haven't heard of this phrase, this term, already but not yet. Ano po ibig sabihin nito in connection sa kingdom? It is both an event and sphere of existence. Yung kingdom of God. Event at saka sphere of existence. Both John the Baptist and Jesus said that the kingdom was at hand or near. In fact, sa iba, kingdom has indeed come. No? Yan po sa mga nakikita ninyong mga passages, pakisulat niyo po yan. Once in his ministry, Jesus mentioned that the kingdom has indeed come. So at hand, malapit na, pero sabi ni Jesus, dumating na. So yan po yung mga passages. The British scholar C.H. Dodd coined the term realized eschatology. Yan ang sinasabi natin, already but not yet. So nung dumating si John at dumating si Jesus, nag-umpisa na po yung pag-invade ng Kingdom of God sa makasalanang mundong ito. Pero hindi pa siya buo. Hindi pa siya lubusang nagaganap. Pero nandito na at unti-unti siyang nag-accumulate ng mga teritoryo, ng mga buhay, ng mga tao. Kasi nandito yung church. The product, the agent, and the sign of the Kingdom of God. Nag-guess niyo po, mga kapatid? Kaya nga ang tawag yan, already but not yet. In other words, ganito yan. Merong overlapping yung kingdom of darkness at saka kingdom of light. Pag nag-overlap, nawawala yung kingdom of darkness. Nasasakop siya ng kingdom of light. Kaya ang sabi ni Jesus, the kingdom of God is at hand, the kingdom of God has arrived. Kasi nung dumating si Jesus, he inaugurated the coming of the kingdom of God at magtatapos yan sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, already but not yet. Okay? Okay, malito dyan. Already but not yet. Si C.H. dadawag niya, realize eschatology. Nag-umpisa na yung countdown. Yung eschatology, remember eschatology? The doctrine of the future things? Yung muling pagbabalik ng ating Panginoon at saka yung new heaven and new earth. Nag-umpisa niya. Realize na siya. Pero futuristic pa rin siya. Ngayon, kung hindi pa rin naiintindihan, naman ko na lang. Hindi, joke lang. Hindi pa rin naiintindihan, mga kapatid, parang kailangan pang i-explain, pastor. Sige, i-type mo lang dyan. Basta, i-type mo lang dyan lahat na hindi nyo naiintindihan. At ano natin yan. I-explain natin. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. God's rule was invading the world in the person and activity of Jesus. The world who is fallen, the world na nasa ilalim ng kapamahalaan ng Satan,
God has already invaded it because of the coming of Jesus. He inaugurated the coming of God's kingdom, which was announced by John, which will culminate in the coming of the Savior at the end of history. Kaya nga, realize Catholicism. Already, yes, but not yet then. No? Kasi, process pa yan. Futuristic. Now, punta ho tayo sa ilang mga teachings ni Jesus, parables. Di ba pag nagbasa ka ng gospel, puro parables. Parables of the lost coin, parables of the kung ano-ano. Di ba? At lahat yan ay may tema na Kingdom of God. Now, Jesus put much of his teachings about the Kingdom of God in parables. The word parable is from the root word parabalo, or in the Greek, parabole. The compound word comes from para, means to come alongside. Pag sumakay ka ng jeep, sinasabi mo, para, tumabi, di ba? Alongside, come alongside. Yan po ibig sabihin nun. Hindi ako nagbibiro. Yan po ibig sabihin nun. To come alongside or compare. No? And balo, which literally means to throw or to see with. Yung ihayag mo. Yan. The parables are used in giving one or more instructional lessons or principles and can be an allegory and may include inanimate objects. Like, di ba? Si Jesus, coin, vine, yan, inanimate, like trees, plants, or things, or people in various societal positions, according to Jack Wellman. So, pag sinabi mong parable, ito po yung interpretation niya. Now, basahin nyo na lang po yan, mga kapatid, para mabilis tayo. Another thing is yung miracles ni Jesus. At maraming po nagko-question, hindi talaga totoo nangyari yung miracles. Totoo nangyari ang miracles. Kasi, if there is a God, kung mayroong Diyos who has acted in history, especially by revealing himself through Jesus Christ, who else may expect him to have acted supernaturally? Oh, sorry. How else pala ito, mga kapatid? How else? Let me edit. How else may we expect him to have acted than supernaturally? If he had not, we could point to a lack of historical evidence that it really was God acting. Kung hindi nagmi-miracle ang ating Panginoon, eh, hindi natin mapapaniwalaan na siya ngayon, mga kapatid. Now, correct attitude towards the miracles of Jesus. Kung may mga nagtatanong, no? Totoo ba talaga? So, paano mo siya interpret yung miracle? Ganito daw po dapat interpret ang miracle. Number one, were there eyewitnesses? Meron ba nakasaksi talaga? Antimano, meron ba? Meron. If so, were their numbers sufficient? Marami ba sila? And their character and intelligence trustworthy? Maasahan ba yung kanilang testimony? How tenaciously did they maintain their testimony under pressure? So, maasahan ba itong mga taong to? Kasi nung in-applyan sila ng pressure, tinakot sila, pinahirapan sila, nagbago ba yung kanilang testimony? Hindi. Many of them died. Including Peter, si James, lahat yan. Namatay dahil dyan. And Paul. Number two, are there early written records? So, hindi lang ba ito sinalita o sinabi, kunento, ito ba mayroong records? Meron po. Or only late records written long after myth-making could have corrupted oral tradition? Hindi rin po. Kasi nangyari ang pagsusulat, hindi malayo sa panahon na mismong nakasaksi sila sa pangyari ng miracles. At ang tawag po natin dito, no, parables, Kingdom of God, yung preaching ni Jesus, yung miracles, nag-perform siya ng miracles, ang tawag natin dyan ay years of popularity. Kanina mayroon tayong tinawag na years of obscurity, ngayon naman years of popularity. The activities of preaching, teaching, performing miracles and exorcism drew large crowds. Diba? Consequently, Jesus had to sought privacy for himself. Kasi daming tao. And his disciples, kasi sumikat na siya, popularity na nga eh. But not always successful. Alright? So, punta naman tayo ngayon sa rejection of Jesus. So, obscurity, popularity, bilang sumikat, pero mayroon ding period of rejection. Jesus' ministry eventually came to a point of series of direct confrontations with religious leaders, diba? And political leaders.
Nagsalita siya ng totoo, ng tunay, yung kanyang mga actions. Nagdala talaga sa kanya sa panahon na meron talagang confrontation. Di ba, ganun din naman tayo. Even his own disciples, those who followed him earlier, were offended by his heavy teachings. Basahin niyo po yung John chapter 6, verse 60. Sabi niya, ang mabigat na turo ito. Kainin mo yung kanyang laman at kanyang inumin mo kanyang dugo, sabi nila. Alis na lang. Ang sabi ni Jesus, oh no, gusto niyo rin umalis? Sabi ni Peter, Lord, saan pa kami pupunta? So, yun po yun. Rejection. Hindi lang sila ni-reject. He was also abandoned. Scholars believe that the raising of Lazarus, di ba? Binuhay na muli si Lazarus from the dead, convinced members of Sanhedrin. Remember Sanhedrin? Especially the Sadducees faction who rejected the concept of resurrection. Na-threaten talaga sila. Kasi ayaw nga nila nang maniwala sa resurrection, di ba? Ay binuhay si Lazarus. Nakita ng lahat. Dahil doon, to protect their culture, to protect their integrity, to protect their doctrine, they thought that it's time to eliminate Jesus. And with him, what they thought to be the threat of a messianic revolt. So hindi ka na paniniwalaan ng mga tao kasi hindi ka naniwala sa resurrection, ay may nabuhay, pinuhay ni Jesus, tawag mo dyan. Mawalan ka. So pinatay nila si Jesus. Isa pa, because mahal na mga Sadducees, yung templo, the cleansing of the temple after the triumphal entry, naalala nyo, made the Sanhedrin determined to eliminate him. Period of rejection ng ating Panginoon. And then came the supper, pagkain, yung dinner, no? The Passover was the Last Supper was a Passover meal. It included a blessing. So may sistema po ang Passover meal. Kahit yung Last Supper ni Jesus, no? A blessing, the passing of several cups of wine around the table. Ganun po sila ginagawa. A recital of the Exodus story by the host. An eating of the roasted lamb. Unleavened bread and bitter herbs and the singing of psalms. Hanggang ngayon, ginagawa yan ng mga Hudyo during Passover. At di ba may binigay ako sa inyo na table containing the festivals? Nandiyan po yun. Please refer to that table. No? In line with the Jewish expectation of a messianic banquet, Jesus had already compared the kingdom of God to a supper. Di ba sabi ni Jesus, I will not eat again with you this Passover until the time comes that I can eat it again in the coming of the kingdom of God. And that is with you, with us, sabi ng ating Panginoon. And then the death and resurrection of Jesus. So Jesus' arrest took place Thursday night. Roman trial, early Good Friday morning. Kasi nung Thursday night, inaresto siya. He was tried doon sa Jewish Council, sa Sanhedrin. Pero Good Friday morning lang siya nakaharap sa totoong trial ng mga Hudyo. The crucifixion from mid-morning to mid-afternoon. So mga 9 o'clock ng umaga na siya na-crucified after the trial and he was flogged, no? And then the burial in the late afternoon. So namatay siya hapon ng Friday. He's saying, spoken in the cross are called the 7 last words. So, nandiyan po yung mga passages. The resurrection occurred very early on Sunday, and Jesus appeared to his disciples a number of times during 40 days of post-resurrection ministry. Finally, he ascended a little more than a week before the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Now, to end our discussion, anong kahalagahan ng resurrection? Ang resurrection po, mga kapatid, ang pinaka-foundation ng ating pong paniniwala. At ito po yung nagko-culminate sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon. At dito rin po natin tinitingnan lahat ng hope natin for the future na i-expound sa atin in details ng ating guest
invited brilliant NT professor. Okay? So basahin ko po sa inyo ang sinabi ni Stanley Grenz about the resurrection of Jesus. At anong kinalaman nito? At dito po tayo magtatapos. I will end my lecture here. The resurrection formed the foundation for the early Christian understanding of the identity of Jesus. The testimony to Jesus' resurrection was central to apostolic teaching or preaching. His resurrection was also the one event in Jesus' life that repeatedly served as the primary apologetic for the early believers' assertion. Apologetic ibig sabihin, ito po yung ginamit nilang pang-combat sa heresy. Ito po yung ginamit nilang pang-sagot sa mga nagtatanong at mga nagdududa, no? Tawag yan ay apologetic. For the early believers' assertion that he is the Messiah. Ito po yung patunay, ito po yung proof that he is the Messiah. The empty documents or documents put forth the resurrection as lying at the heart of Christian faith itself. Makita nyo yan sa Romans 10 verse 9. That is a quote from Stanley Grenz. With that, mga kapatid, I am wrapping my lengthy lectures, series of lectures with you. And I hope na nakakuha ko kayo ng gems dito sa Gems of Hope. And mga na-enlighten, mayroong spark sa mind po ninyo, lalo sa heart ninyo, na ganito pala dumating ang New Testament. Ganito pala yung history niya. Masalimuot, yes, pero very enlightening, no, sa atin. At with that, mga kapatid, sana po ito ay talagang hindi lang yan inaamag sa shelf ninyo. Hindi lang kung kailan kayo may sakit, kailan kayo may problema, kailan kayo na break ka ng mga boyfriend, girlfriend ninyo, sa kanila lang kayo magkukonsult nito. Kundi ito po ang talagang maghari sa buhay natin, salita ng Panginoon. Kasi mas lalo nating naintindihan paano siyang dumating sa atin. Alright? So again, mga kapatid, mga tanong, mga suggestions ninyo, lahat ng inyong masasabihin, lahat ng ma-realization, i-type nyo lang po dyan. At I will respond to you, mga kapatid. Kasi ang goal dito is for you to be equipped and for you to be trained. I hope na marami ho kayo natutunan. You know, political natin na situation, political situations noon, religious, philosophical, secular setting ng New Testament. Pinag-usapan ho natin. At kung kayo po ay may mga in-expect pa na matututunan, abangan nyo po. Yan. Abangan nyo po ang announcement kung kailan ang ating NT2 survey. At yun nga, lagi ko siya minabanggit, meron tayong invited, no, brilliant na magtuturo sa atin. At I am sure na excited ho kayo. I believe he's also excited. Pero mayroong konting kaba. Kaya panalangin nyo rin po siya. And his identity will be divulged soon, no? Makilala niyo po siya. At mga kapatid, paalala lang po, no? All videos are stored and kept sa atin pong itong ating channel na to. And YouTube channel natin na kinurate ni Beach. Panoorin niyo po doon kung ma-miss nyo man o may gusto kayong balikan. So nandyan lang po yan for you to, as a resource for you to dig deeper in your relationship with the Lord at sa pagbabasa ninyo ng Bible. Thank you so much, mga kapatid. God bless you all.